Hello guys, good morning. Welcome back to my channel. Tayo po ay magkakabit ngayon ng linya ng kuryente para may magamit na po dito sa ating ginagawang linya. So, paano ba ang pagkakabit ng kuryente na hindi tayo masusunog o di kaya ay masisira yung ating mga appliances at yung ating mga ilaw? So, ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano ang pagkakabit ng paglilinya ng kuryente para malaman din po ninyo na ito po ay inyong magamit kahit sa simple lang po ng mga bagay ay makakatulong po ang pagkakabit po ng linya natin ng kuryente. Kahit na generator po ang ating gamitin, kasi ang aking pong gagamitin ngayon ay generator para malaman natin kung tama yung pagkakabit natin sa mga ikinabit kong mga kuryente dyan na mga linyada. So kapag kayang generator, mga ka-skillsman, ay pagbukas natin at pagpaandar natin at pagsaksak natin ng mga ikinabit natin, kung ang generator ay humina yung andar o di kaya parang nahihirapan yung makina, ibig sabihin mali po yung pagkakabit natin ng kuryente. So ganito po yan guys. Tayo po ay aakyat doon sa taas para ipaalam ko sa inyo kung paano ang pagkagabit ng mga kuryente. Dalawa pong klase yan ng kuryente, meron po tayong live at saka ground. So dapat magkahiwalay po yan, yung dalawang linyada na yan, at para hindi masunog yung ating mga appliances na gagamitin. So sa pagkakabit po natin ng tips po sa pagkakabit po natin ng linya ng kuryente, kinakailangan po na magkahiwalay po yung saksakan at saka yung ilaw. Yung sasaksakan po ay wala pong problema yon, kahit na yun po ay magkabaliktaran ay wala pong problema, unless lang po na kapag ito ay magkadikit yung live at saka yung ground, yun po masisira po yung ating pong pagkagabit ng kuryente. So balit kung yan po naman po ay magkahiwalay, na kahit na po nga sinasabi ko kanina, kahit na po yan ay magkabaliktaran, hindi po yan masisira yung ating mga gamit. So sa ang masilan lang po dyan ay yung pagkagamit natin ng ilaw, kasi yung ilaw natin ay meron pong live doon at meron din pong para sa ground, kaya magkahiwalay po yon. Yung sa pinakagitna po ng ilaw natin, yun po yung live at saka yung sa kilid, yung sa tabi, yung gilid, yun po yung grounds, kaya magkahiwalay po yon. Yun po ang pinakamasilan po sa lahat yung pagkakabit natin. Kailangan po ay talagang maingat din tayo sa pagkagamit natin ng mga wiring. So papakita ko sa inyo kung paano yung pagkakabit doon para at least malaman po ninyo at malaman din ng ating mga kaibigan ganito pala ang pagkagabit ng kuryente kahit nasa generator lamang. So generator po ang gagamitin natin para matestingan po natin yung ating pong ikinabit na kuryente, at kapag ito ay okay sa generator, ang ibig sabihin pwede po rin yan sa main na kuryente, yung mga malalakas na mga voltahe na mga kuryente. So, ayan guys, ito may hagdanan dito at aakyatin natin yung taas na yon para ipakita ko sa inyo kung paano ang pagkakabit ng kuryente, kasi yung kabila na yon ay magkahiwalay at saka may butas doon sa kabila, yun po ay magkakahiwalay hanggang doon sa kabila. Yung kabila na yon ay naikabit ko na, dito naman tayo sa kabila. So tayo aakyatin natin yung wire na yun na doon na nakalagay, at ating idudugtong kung saan yung para sa ilaw at kung saan yung para sa mga saksakan. So ayan guys. So ayan guys, ito na yung ating mga wire na ikinakabit natin, na pinambuksan ko na. Ito yung ating para sa mga saksakan. Ito yung pinaka main
Ito yung main linya natin. Ito yung main linya natin na galing doon, mula doon sa umpisa. Ito yung ating pinakalinya. At ito naman yung pinaka dugtungan para naman doon sa kabila, at ito naman yung para sa, ito naman yung para doon sa saksakan, itong itim na ito. So yan, sinasabi ko nga guys na kahit na yan ay magkabaliktaran sila ng kabit ay walang problema, unless lang na yung sila ay magkadikit, magkakahiwalay, kasi pagdating doon sa saksakan ay dapat talaga yan ay magkahiwalay, hindi sila magkadikit. Ayan guys, ito na yan siya. So ikakabit natin na mabuti para madali natin malaman kung paano ang pagkakabit nitong linyada ng kurente. Itong aking kinakabit ay para lamang muna sa saksakan. Iiwan muna natin yung para sa ilaw, kasi wala pa naman kaming ilaw, saksakan meron na para magamit doon sa baba, at para din sa mga amplifier ay magamit. So ayan guys, ang kinakabit muna natin ay itong para sa mga saksakan. So nandito na yung pinaka main natin sa ilaw. Ito yung main natin sa ilaw. Matatandaan nyo, tinandaan ko ito para makita natin kagad yung kanyang live. Ito yung live na may tanda. Ito yung live niya, may tanda yan siya, para alam natin yung pagkakabit. So bakit yan ay tinatandaan, at bakit magkakahiwalay yung para sa ilaw at yung para sa switch? Yan ang napagandang tanong sa bawat isa sa atin. Bakit nga ba magkahiwalay? So ang purpose niyan, mga ka-skillsman, kapag ka nagkaroon ng troubleshooting, ay alam natin kapag ka-ilaw yung nawala yung power, ibig sabihin ang may problema yung linyada natin ng ilaw. So ganyan lang guys, simple lang. At saka yung ating pong, kapag ka ang problema ay doon sa saksakan, ay yung saksakan po yung ating pong pupuntahan para malaman natin yung kanyang linyada. Kaya madali po siyang makita kagad kung saan yung may problema. So ganyan lang guys, madali lang yan. So ikakabit ko na, at mahirap mag video habang ako nakakabit, kasi ay nandito ako sa taas, hawak-hawak ko din itong aking ginagamit na pambidyo. So ayan guys. So ayan na guys. Naikabit ko na yung para sa mga saksakan natin. Ito na siya. Ito, naging tatlo na siya. Ayan, kasi yung linyada doon sa kabila at linyada doon sa pababa. So ayan guys, ayan o. Oh. Ayan. Ganyan lang. So ayan. So naikabit na natin yung saksakan. Saksakan muna yung kinakabit ko, dahil sabi ko nga ay wala pa tayong gamit, kasi yung mga saksakan ay meron na dun sa baba. So ayan ga siya guys. So ayan siya. So ngayon hahanapin naman natin yung kabila doon, kung alin doon yung karugtong nito. Ayan, karugtong siya nito. So ayan guys, nandito tayo sa taas at talagang mahirap siya gawin. So ayan guys, so makita ko sa inyo. So ayan guys, nandito tayo sa taas. Ayan, kaya talagang mahirap siya maghawak ng pagbibideo, dahil talagang nakabitin tayo. So ayan guys, nakatungtong lang tayo sa ganun. Ayan, nakatungtong lang tayo. So huwag niyong kalimutan, kung hindi pa kayo subscribe sa aking channel, ay mag-subscribe po kayo, at pakipindot na rin po ng bell button upang lagi kayong updated sa mga video na aking pong mga ginagawa. So ito guys, isa pong magandang makakatulong po sa atin kung paano po tayo makakapag kabit ng kurente kahit na generator lang po ang ating gagamitin. So ayan guys, kapag tumama tayo at yung generator natin ay hindi humina yung kanyang pag-andar, ibig sabihin tama po yung pagkakabit natin ng kurente kahit na ilagay na natin to sa pinaka main na kurente. So ayan guys, tayo ay pupunta doon muli sa kabila. So ayan guys, isa na lang yung ikakabit ko, at doon na lang sa pinakadulo sa kabila na yan. Dito, nakaakyat ako dito, naikabit ko na. O, isa na lang ang ating ikakabit para matestingan na natin kung iyan ba ay
tama yung ating pagkakabit. Guys, isa na lang yung doon na lang sa dulo at para mapandar na natin yung ating generator. So ayan. So ayan guys, ang gamit natin ito lang, isang kutsilyo at saka isang plies. So ayan, kakabit na natin itong kabila. Matakaw yan sa kuryente, kaya kailangan talaga higpitan talaga yung pagkakahigpit doon sa wire. So ayan guys, tapos na natin. Abang ako. Oh, itong saksakan na ito, itong saksakan ito ay nakalinya na yan doon, nakakabit na yan siya, kaya hindi natin siya bubuksan na dahil ikinabit ko na yan. Oh, at saka dito, hanggang dito, ayan, may linyada yan, papunta rito, at isang linya lang yan kasama nito. Ito siya, isang linya dito sa baba, may malapit sa flooring, at saka doon sa kabila, yan, ito yung kabila. So, yan guys, mga ka-skillsman, ay isang linyada lang papunta doon para malaman kagad natin kung saan linyada yan. Dapat matandaan natin na kapag tayo maglilinya ng kuryente, ay tandaan natin kung saan yung nanggaling yung wire. So ayan guys, ang generator natin, tayo ay ayusin ko muna dahil inulanan ay meron tubig yung tambot. So ito siya. Tanggalin muna natin. So guys, titingnan natin ang langis, baka mayroon tubig. Okay, wala naman. Buti na lang at kahit nasa tambot siya dumadaan, ay wala naman tubig yung sa atin yung langis.
ito guys, itestingan natin. Kapag yung makina ay humina ang andar, ibig sabihin yan, yung ating tinakid na kurente doon sa loob ay hindi maganda yung pakakatakid. So ititesting na natin. So ayan guys, kinabit ko yung linya doon sa loob ay hindi naman walang nangyari doon sa ating makina. Ibig sabihin, perfect yung ating pagkakabit ng ating kurente. So, testingan natin kung may kurente na ito. Itapas ko na ito. Sa ating tinandar na yung generator, kung gumagana na yung ilaw dito, kasi yung generator ko kanina ay napakaraming tubig nung tambutso dahil siguro sa patak na ulan nandito lang sa labas kaya may mga tubig yung tambutso, kaya halos namatay yung makina dahil yung pinakatangki niya ay puno rin ng tubig, kaya inayos muli na natin. So tingnan natin kung meron na ngang kurente doon sa loob na ating nilagay. So ito guys, ito yung switch dito sa labas at saka yung kanyang ilaw nandito. So ayan yung kanyang ilaw. So ayan guys, so umiilaw na siya. So okay na. So ayan. So ayan guys, ilaw. Pagdating dito sa mga sa loob naman, ito ipakita ko sa inyo guys yung alinya ng ating pag-wiring. Itong merong nakasaksak ay para sa mga ilaw to. Sa mga ilaw. Ito naman dalawa na ito ay walang saksakan, ay para yan sa mga outlet. Kapag merong sinaksak na mga appliances o mga electric pan, yan yung kanyang daluyan ng kurente. Magkahiwala yan. Magkahiwala yung ilaw at saka yung saksakan. So ayan guys, so tingnan natin kung umiilaw na. So ayan guys, so umiilaw na. Ito yung tinakid natin kanina. So ayan, pinatay natin. So ayan guys, umiilaw na siya. So ibig sabihin may ilaw na. Ngayon tingnan naman natin kung yung outlet natin nilagay ay kung mayroon ng power. So kuha tayo ng amplifier. Ito guys, may amplifier ako dito na Pioneer. So ayan guys, oh. Yan. Ngayon titingnan natin kung meron ng power yung ating mga outlet na nilagyan. So ito guys, dito kita sa baba. Tingnan natin yung baba. So ayan, baba natin yung amplifier. Na yung amplifier ko ay para yan sa sasakyan. So ayan guys, so isasaksak na natin kung meron na siyang power. So saksak natin. So ayan guys, meron ng power. Ibig sabihin, meron na. O ayan o, yung saksakan natin dito sa baba na bagong takid lang natin ay meron na siyang power. So generator lang yung ginagamit ko muna. Kasi yung generator, ang testingan natin kung tama yung pagkakabit natin. So ayan guys. Ayan siya. O, may power. Tanggalin natin uli. O ayan. Natanggal natin ito. Natanggal natin ito. O, so namatay na rin yun. Isaksak uli natin kung mayroong power. O ayan guys. Meron na. O ayan. So ibig sabihin, tama yung ating pagkakabit ng ang mga wirings. Meron na tayong sasaksakan at meron na din tayong para sa ilaw. So ayan guys, kung nais lang yung matuto ay yung ating pong mga tips para sa ating pong pag-wiring, kahit na generator lang ang ating gamit na hindi masira yung ating mga appliances, ay ito siya guys. Gayahin lang ninyo at yan ay makakatulong para sa inyo. So magandang hapon sa inyong lahat mga ka-skillsman, at sa muli tayo po ay mag
bibigay muli ng panibagong kaalaman at pagtulong para sa inyo, kayo ay matuto rin na sa lahat ng mga bagay. So magandang hapon at huwag niyong kalimutan na subscribe si Skillspam TV at si Atalilis Mix Vlog. Shoutout po sa kanya. At huwag niyo rin pong kalimutan na siya ay ating pong subscribe ang kanyang pong channel, si Ma'am Lily Gots Mix Vlog. Yan po siya. At si Lee Whiskey Vlog, Lee Whiskey Life. Ayan.